my channel. Kasi ngayong umaga gagawa ako ng inumin na gamit ay dahon ng sambong. Itong herbal na to aking ilalaga para ipainom sa nanay ko. Dito lang yan, sa gilid-gilid makukuha. Papakita ko sa inyo ang dahon ng sambong at kung paano ito i-prepare. Guys, yung dahon ng sambong. Ito ay epektibo para lumabas yung mga toxic sa katawan natin. Kasi pag uminom tayo nito, ang mangyayari, iihi tayo ng iihi. Which is good kasi sa pag-ihi natin, may mga kasamang dumi yun galing sa ating katawan. Ito, ipe-prepare ko to, ipapainom ko sa nanay ko kasi kailangan niyang uminom nito para ma-detox yung kanyang katawan. Dahil ang dahon ng sambong ay effective para maglabas ng mga dumi-dumi sa mga katawan natin. Since si nanay ay marami iniinom na gamot, ito, good for her to kasi ito, natural naman ito, hindi siya chemical. Kaya yung pag-inom nito isang beses, isang araw para sa mga matatanda ay okay lang, nakakatulong. Gagawin natin, kukuha tayo ng dahon. Pitong dahon. Man friends, ito yung mga, ito ay dahon ng malunggay. Ito, pumitas ako ng tatlong tangkay. 1, 2, 3. Gagawin ko dito, ihahalo ko siya sa sambong at pakukuluan. Kasi itong malunggay, maraming benefits ito. Since si nanay kumbaga mainang kanyang katawan, makakatulong ito sa kanya. Yung mga, ito kasi pwede natin ito ihalo sa mga niluluto nating ulam. Kasi ito, marami siyang vitamins, maraming minerals na makukuha dito sa dahon ng malunggay. So, pwede rin natin siya ihalo, guys, para mas lalong healthy. Nag-detox ka na, meron ka pang makukuha ang health benefits sa malunggay. Makakatulong sa iyong katawan. So, ngayon, nandito na tayo sa kusina, mga friends. Gagawin natin, syempre, hindi natin basta-basta ilalaga yung dahon. Kailangan syempre hugasan din natin maigi kasi may mga alikabok din yan eh. Syempre may inom natin alikabok, hindi naman maganda yon. Hugasan muna natin Sunod, kuha tayo ng isang pichel, isang litro ng tubig ito. Buhos natin sa kaserola. Hugasan natin dahon. Ito, ang malunggay, pwede na natin ilagay yan dyan. Ito na guys, nakasalang na yung ating herbal na sambong at malunggay. Takpan lang natin ito at hintayin kumulo. Pag kumulo na, inalang natin yung apoy at pakuloy natin ng 5 minutes. Ito na guys. Since kumukulo na siya, gagawin natin, hindi muna natin siya papatayin. Hinaan muna natin yung ating apoy. Yan. Mahina lang. Para mas lalo pang makuha yung katas nito ng dahon. 3 to 5 minutes pwede na. Ito na guys, kung makikita nyo yung tubig, kulay green na siya. Pwede na natin, after 3 minutes na na-simmer natin siya, pwede na natin patayin yung ating kalan. Yung
ating pinakulo ang dahon ng malunggay at dahon ng sambong. Ay, kita nyo kulay green yan. Ayan, kulay green. Nandiyan na lahat ng katas ng dahon ng sambong at malunggay. Uy natin, buhos natin ito. Maglagay tayo sa tasa. Ito guys, oh, makikita nyo kulay green siya. Nandiyan na yung katas ng malunggay at katas ng sambong. Ngayon, lalagyan naman natin siya ng isang kutsarang honey. Para masarap naman siya pag ininom. Since ang honey naman ay okay sa mga diabetes. Lagyan na natin ang honey para masarap naman at ganaan sila uminom. Eto na ngayon yung nanay ko, iinumin niya yung aking ginawang dahon, pinakulong dahon. Yan. Anong lasa, nay? Ha? Anong lasa? Matamis, ya. Lasang honey lang, ano, nay? Ngayon naman guys, pupunta naman ako dito sa kutsahin na diabetic din. Papainumin ko rin siya nito. Ito, dadadala ko. Ito na guys, yung tita ko, diabetic din siya. Yan, pinapainom ko siya nung pinakuluan ko na dahon. Masarap. Ng dahon ng sambong at malunggay na may honey. Anong lasa, ante? Masarap. Nakakaalis ng mga dumi sa loob ng katawan. Oh. Masarap-sarap. Yan, nakakaginawa kasi sila pag umiinom sila ng ganyan. Natural na pangtanggal ng mga detox sa ating katawan. Tapos, ihi ka ng ihi. Yan, nakita nyo guys, yung mga pinapainom ko, mga senior citizen. Yan, pero masigla sila kasi umiinom sila ng herbal. Ito yung pinainom ko ng herbal, oh, nagliligpit na, nagbubunot na ng mga damo-damo. Samantalang dati, nung hindi pa siya umiinom ng herbal, maina, lagi lang nakahiga. Ngayon, makikita mo, ayan, oh, naglilinis. Lumalakas. Kaya guys, para updated kayo sa mga pinopost ko na video, mga ina-upload ko, subscribe kayo sa aking YouTube channel. Mag-subscribe kayo para malaman nyo yung kung paano gawin doon sa mga dahon na maaaring makatulong sa inyo. Pampalakas. Thank you, friends!